Alam ko nakabarong tayo pero hindi tayo masyadong formal dito. Kaya sinuot ko yung aking uniforme para ipagmalaki. Ito yung binigay ninyo sa akin nung nag-send off ako sa inyo. And wow, I never thought how proud I would be to wear it again because of the brilliant performance of our athletes. Let me greet the Philippine Olympic Committee President, Abraham Tolentino, PSC Chairman Richard Bachman, our supporters and friends who we could not do without in the private sector, fellow workers in government, of course, the First Lady Luis Araneta Marcos, and of course, the most important group that yung pinakamahalaga na grupo na nandito ngayon, ang ating mga atleta na nakilahok sa Olympic at bumalik na napakagandang resulta. At then that is what we are commemorating and celebrating a little bit now. Ladies and gentlemen, magandang gabi sa inyong lahat. Unang-una sa lahat, sa ating mga atleta, sa inyong mga pamilya, welcome sa Palacio. And it is, the honor is mine, the honor is ours to be able to welcome you, such achievers who have, kumbaga sa pinapaganda ninyo at pinapatingkad ninyo ang pangalan ng Pilipino. At kaya naman, kami naman, nagpapasalamat sa inyong lahat. Dahil bukod sa medalya, but of course, you know, Kaloy, your performance was just, and it deserved 2 gold medals. And that's how high a standard that we have reached. At ngunit, nakikita naman namin na siguro lahat naman kami rito, pinagdadasal namin kayo. At saka isa lang yung rireklamo ko sa inyo lahat at napuyat ako ng 2 linggo akong puyat para manood ng sari-saring mga event. But yung puyat ko, worth it dahil talagang napakagandang panuorin kayo at makita kayo. At yung performance ninyo na naging bunga sa taong-taon na sakripisyo ng sarili ninyo, ng inyong mga coach, mga trainer, mga nutritionist, at lalong-lalo ng mga pamilya ninyo. At alam naman natin, walang mananalo na atleta na hindi suportado ng katakot-takot na karaming tao na walang iniisip kung paano kayo tulungan para maging successful. And ito yung ating kinikilala ngayon. At napakahalaga. At ngayon, it is now in the international stage. And so, we can see that ulit, ang sikat na naman ng Pilipinas. Pinapasikat ninyo ang Pilipinas sa buong mundo. Alam ko na iniisip ninyo, gymnastics, boxing, di ba, sa pole vault, yan yung iniisip lang ninyo yung event ninyo. Pero yung performance ninyo, may malaking kahulugan yan. It means a lot. May malaking kahulugan yan para sa amin dito na nanonood sa inyo na sumisigaw at nagsusuporta sa inyo. And that's why I think we should recognize not only the athletes, although they are, of course, deserving of recognition, but also all the support group over the years. Hindi nangyari ito dahil nung last year nag-decide ka mag-sports. Matagal-tagal ito. Lalabanan namin, you go through injury, hindi ka makabiyahe dahil walang pambayad ng pamasahe to go abroad, to go to the international competitions. All of these and yet you come through. And yet you have shown the spirit of the Filipino, the determination of a Filipino, and the excellence of the Filipino spirit. And that's what you have shown for us today. And for that, iniisip ko kanina, iniisip ko nung nangyayari ito, sabi ko,
ano kayang pwede nating maitulong sa ating mga atleta, sa ating mga tumulong sa kanila. Habang nanonood ako na news, ako sabi ko, mayaman na ito si Kaloy. O dyan, daming perang binibigay. Hintay ko ako, ano ito? Sabi ko, isipin kayo natin, magbigay tayo ng ganito. Meron nang nagbigay, dalawa pa. Sabi ko, oh, sige, paano natin gagawin to? So, I thought that what we should do is really recognize all the athletes. Number one, all the athletes. I think any athlete, kahit sinong atleta dito sa Pilipinas o kusan man lang, na makapag-qualify sa Olympics, mabigat yun. That is an extremely difficult achievement to have managed. So, that's why, tama-tama na dito si Chairman lang, siyang maraming pere. So, lahat naman ng atleta natin, bigyan na natin basta nag-Olympian. Bigyan natin tigi-isang milyon. Di ba? Ima-match pa ng Office of the President yung bibigay mo. Para at least matulungan tayo. Bukod pa ron, dahil sa akin, sa ating pangingilala, sa mga lahat ng tumulong, the coaching staff, the bibigyan din natin ng kalahating milyon para sa amin. Hihinga ko ng paumanin ninyo dahil maliit lang. At alam ko na yung 1,000,000 piso, halimbawa, ay ikumpara mo sa inyong sakripisyo. Ikumpara ninyo sa inyong pinagdaanan. Ikumpara ninyo, napakaliit lang. Pero ngayon lang, ito yung gagawin natin. Ngayon, sabi ko nga, marami na tayong ibinibigay na material things. No? What I would like to now do is to ask our athletes, our coaches, all our sports organizations. Imbis na maglalabas kami ng cash, well, if you need more cash, we'll find some more. But I think more importantly, I want to be part of the development of sports in the Philippines. Na iwanan na tayo. If you can consider. If you can consider that all of these athletes who have done so well and have made us so proud, there is no official technical support from the government. They did it on their own. Siyempre, meron tumutulong. Kuminsan yung gobyerno nakakatulong. Pero walang formal na struktura para tulungan yung ating mga atleta. And that's what we are going to establish now. So, I ask all of you, to tell us, what is it that you need? Saan kayo, nung sa pag-training ng mga atleta natin, saan kayo nahirapan? Ano hindi ninyo magawa na maitutulong namin? You tell us. And hopefully, if we really work together and start to prepare for not only the Olympics, of course, that's a very important one, but not only the Olympics, we start to prepare for all the international competitions that we have. That are before us, and I'm sure that na magkikita ulit tayo rito sa palasyo, magko-congratulate ulit ako sa inyo, at hihingian natin ng pera yung pagkor ulit.